baliw na shopping, Pilipinas na bumili ng mas malaki at mas mahabang higanting barkong Pandigma. Ang Philippine Navy, na itinuturing na isa sa pinakamahina sa Asia, ay kukuha ng hindi bababa sa 19 na bagong barko at malamang na 3 ginamit na sasakyang dagat, iniulat ng Inquirer. Inaasahan ang mga bagong sasakyang pandagat sa loob ng 3 hanggang 5 taon bilang mga kapalit para sa mga barko sa panahon ng World War II na ireretiro na ng Navy mula noong 2020, at gagamitin para sa mga amphibious landing mission at mga gawain sa transportasyon. Pansamantala, naghahanap ang Navy na kumuha ng mga second-hand vessel mula sa United States at South Korea. Sa 11 bagong barko na nakatakda ng ihatid, ang Department of National Defense ay gagastos ng tinatayang 35 na bilyong piso sa mga kontrata para sa 2 landing docks at 6 na offshore patrol vessels. Ayon sa abiso ng award noong 5 Hunyo mula sa DND sa PT PAL Persero, isang tagagawa ng barko ng Indonesia ang magsusupply ng 2 landing docks, o landing platform, para sa Navy sa halagang 5.56 na bilyong piso. Mga bagong sisidlan ang mga bagong sasakyang pandagat, na ginawa rin ng PT PAL Persero, ay inaasahang magiging mas pinabuting bersyon ng 2 Tarlac class na strategic sea lift vessel ng Navy, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Dagdag pa rito, sinabi ni Flag Officer in Command Vice ADM Aide Luis Bordado na inaasahan ng Navy na matatanggap ang unang 2 sa siyam na Shaldag MK-V missile-capable fast patrol boats mula sa Israel noong Setyembre. Ang Israel Shipyards Limited ay nagsusupply ng mga bangka sa ilalim ng inaprubahang kontrata na 10 na bilyong piso. Kabilang dito ang mga armas na bibilhin ng hiwalay mula sa isa pang kumpanya ng Israel, ang Rafael Advanced Defense Systems Co. Limited. 3 attack boat ang nakatakdang ihatid sa susunod na taon. Ang 32-meter vessel, na gagamitin para sa mga patrol at deterrence laban sa mga teroristang grupo, ay magiging bahagi ng littoral combat force ng Navy. Mga ginamit na sisidlan, isang Navy inspection team ang nasa Bahrain kamakailan upang tingnan ang alok ng US Navy ng 2 ginamit na Cyclone-class patrol boat para ilipat, o donasyon, sa Pilipinas. Inaasahan din ito ang paglilipat ng isang naka-decommissioned na Pohang-class corvette mula sa South Korea sa Setyembre, sa pinakamaaga. Ang mga donasyong barko ay air-refurbished ng Pilipinas. Higit pa rito, tatanggap ang Navy ng una sa 2 bagong corvette sa halagang 25 na bilyong piso mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea sa 2024. Ang parehong tagagawa ng barko ay pinili upang bumuo ng 6 na offshore patrol vessels para sa Navy sa halagang 30 na bilyong piso. Ang unang missile frigate ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal, ay kwalipikado na ngayong lumapag at tumanggap sa flight deck nito ng Leonardo Augusta Westland O-159, Wildcat, Naval Utility Helicopter, na siyang katuwang ng barko sa paghahanap at panganggaso sa mga kaaway na submarino. Sa pagtawid sa landas ng interoperability ng fleet, ang Team FF-150 ay nagsagawa ng deck landing qualification kasama ang ASW Wildcat Helicopter O-159 noong 9 ng Agosto taong 2022. Ang DLQ ay bahagi ng isang serye ng mga operasyon ng flight deck upang higit pang subukan at pagbutihin ang mga kasalukuyang pamamaraan, suriin ang pagkakakonekta, pagsasama ng system, at pag-level ng mga opisyal, piloto, mandaragat, at aircrew sa mga operasyon ng paglipad. Bago ang aktual na paglapag sa deck, ang crew ng barko at flight crew ng Anti-Submarine Helicopter Squadron ay nagkaroon ng serye ng mga lecture at workshop upang matiyak ang paghahanda at kaligtasan ng mga tauhan at kagamitan sa flight deck. Ang aktibidad na ito ay nagmamarka ng simula ng mga operasyong interoperability ng digmaan sa pagitan ng aming mga ari-arian sa himpapawid at pangibabaw na pinupuri ang kakayahan sa pagtuklas at pakikipag-ugnayan ng parehong mga unit. Ligtas na natapos ang aktibidad na walang nasawi at anumang mga pagkakamali mula sa parehong platform. Habang ang ating Navy ay humaharap sa pag-unlad at modernisasyon, tinitiyak namin na ang aming mga tauhan ay nakahanay sa inobasyong ito upang mapanatili at umangkop sa mabilis at lumalagong teknolohiya ng pakikidigma sa dagat at i-optimize ang aming mga asset sa kanilang buong kakayahan.